All right, so I don't know where to start, but let me just say na yung experience ko kanina sa pag-ibig SM Aura branch ay traumatic. All right, so nagsangasangan na yung issue. Kasi yung issue ko with pag-ibig since last week pa, it started with my attempt to register my virtual account. Kasi kung gusto mong magkaroon ng access sa virtual account mo, like dun sa access mo sa SSS, magre-register ka online. So, doon nag-start kasi may discrepancy daw sa name ng mother ko. So, anong nangyari, pinasubmit ako ng birth certificate. Eh, wala ako. Nawawala yung birth. Ang daming nawawala. Since nung pandemic, nag-transfer ako ng bahay, pati mga IDs ko, valid IDs, yung iba talagang, unfortunately, nawala talaga. So, at ito pa, nung pumunta ako, hindi nila, ang mismong pag-ibig, ang nagsasabi sa akin, hindi raw acceptable ID ang PhilHealth. So, ang ID ko lang na nasa akin on hand ay PhilHealth tin sa company ID. Tinatanggap nila ang company ID ko, pero ang PhilHealth ID ko na government-issued ID, isang GOCC ang PhilHealth, hindi katanggap-tanggap sa SM Aura Pag-ibig. Pero, in fairness naman, sa lalaki na nag-isa sa akin, tinanggap niya, pero sinabi niya sa akin na hindi raw valid ang PhilHealth. Thanks na dala ko yung company ID ko. So, yun, na-assist ako at nag-request ako ng birth certificate via PSA online. Pinadala sa akin yung birth certificate ko kahapon. Kakatagal ko lang kahapon, bumalik ako sa pag-ibig. Actually, pang-apat ko na ngayon, pangatlo kahapon, na pumunta sa pag-ibig para i-correct yung record ko. Kasi nga, may issue sa mother's name. Alright? According to pag-ibig. So ngayon, okay na. Hindi pa ako nakapag-register actually. Gusto ko ngayon kumuha ng loyalty card. Alright. Yung mga guard, pagpunta mo kasi sa SM Aura, haharahin ka agad ng mga guard. Sila yung nagsasala, kumbaga, kung papasok ka ba, katanggap-tanggap ka bang nai-assist ng mga nasa front line sila o hindi. Parang ganun. Alright? So, yun na nga. Walang available na loyalty card kasi 3 p.m. na yun. Magti-3 p.m. na. So, sabi sa akin, balik na lang ako maaga the next day, which is today, 15. Tapos ako gulo ng be. So, yun, bumalik naman ako kaninang alas 9 ng umaga. 15 ngayon, no, pag alam nyo, lumindol, di ba? 10, 17, lumindol. So, nandun ako maaga 9. So, nagsubmit ako ng form. Ito yung form na sinabit ko eh. Ito. I filled out the form, etc. And then, tatawagin daw ako, sabi ng guard. 9. Pinasa ko yung form. At medyo stress ako kasi at medyo kon kasi there's a death in the family yesterday. So medyo talagang emotional talaga ako. So naghintay talaga ako, pabalik-balik. I think I counted it, if my count was correct. Five times ako pabalik-balik sa guard. Sabi sa akin, tatawagin din pangalan ko, blah blah blah. Parang sabi ko, paki-check ulit. Tapos wala, tinignan niya yung mga nandun sa kanya, yung mga tinawag niya na hindi na pumunta, hindi na bumalik. Kasi siguro, dahil sa tagal, di ba? Umuwi na lang sila, parang ganoon siguro nangyari. So ako na gusto kong maghintay, wala. So, past 1, 9, 10, 11, 12, 1. Almost 5 hours, past 1. So anong oras na ngayon? Kaka-uwi ko lang, 2:38. Alright? By the way, I'm not showing my face kasi masyado akong private. So, and I'm sharing my experience para alam nyo kung gaano ka-incompetent, kung lang standard ang government agency na to, pag-ibig. Alright? At wala silang alam sa batas. Ewan ko, kung may alam sila, siguro ako yung mali, di ba? Anyways, we're gonna go there. Tungkol sa ID na PhilHealth. So, lumindol, after how many hours, bumalik ako, nagtanong, kumain pa ako. After ko kumain, bumalik ulit ako, that was already past 1. Tinanong ko, paki-check nga sir, kasi kanina pa ako naghihintay, pabalik-balik, tapos inarapan pa ako ng guard, sabi, parang ako pa yung sinisi. Di ba? Hindi ko alam yung sinabi niya, pero may sinabi talaga sa akin, tapos umirap sa akin, na natawa. Di ba? So, siguro dahil sa death in the family and all that, hysterical na talaga ako. Tumakas yung boses ko. At may umausap sa akin na babae. I think her name is Irish. Very professional naman siya makipag-usap. And then, talagang pinagdiinan talaga niya na hindi daw valid ang PhilHealth. Yun yung term niya. Sa kanila at pati doon sa bank. Sa Union Bank. So, sabi niya na kahit hindi daw valid, ay to appease me, ipa-forward nila yung case ko sa Union Bank.
At meron pang isang babae na tumawag daw siya sa company ko, sa HR, na sinabi sa akin na, at nagkaroon ng agreement daw na ang company ID namin hindi daw valid kasi walang signature saka walang employee number sa ID. So, okay, given na yan. Alright, I understand. So, parang narinig ko pa na, kasi pinapasok ako sa office. Alright? Para kausapin. Narinig ko pa, ano yan? Wala namang siyang valid ID. I heard that. And I think yun yung pinaka-boss doon sa SM Aura. Alright? Itong mga government employee na ito na pinapasahod natin. So, wala akong against sa kanila, pero may against ako in terms of, alam ba nila yung valid ID? Ano ba yung, di ba, pumunta ka na nga doon, mayroon akong dalang tin, government yan. Ano ba bang kailangan nyo? The day before, may dala akong birth certificate. Salamat naman in-assist ako. Yung nag-assist sa akin, na babae sa window 4. Nung pininisit ko yung ID ko, sabi, pumunta po talaga siya sa, ewan ko, parang in-escrate yung concern para ma-approve yung ID ko. Kasi yung mga dala ko na ID, hindi lang valid ID. Okay? So, I don't know how many Filipinos, how many people, how many employees, okay? How many employees man o self-employed ang may issue sa ganito sa mga government agencies. Naintindihan natin, I understand na mayroong standard, okay? We need they need identification. Ako naman, alright, siguro yung fault ko lang, dahil sa pandemic, na naglipat ako, ewan ko anong nangyari sa mga, hindi ko talaga makita yung mga, pati nga yung birth certificate ko na, alam ko, dinala ko, hindi ko makita talaga eh. So, I complied with all of their requirements. Kasi, unang-una, nung kinausap ako, sinabi na ako, hindi raw valid ang PhilHealth tin. Hindi ko talaga matanggap yun. Kasi, the fact that ang kausap mo mga taga-gobyerno, alright, they're rejecting government ID. So, akala ko lusot na kasi nga, sabi nga, they were trying to appease me, kasi nga, naging emotional na lang ako dahil, after 5 hours of waiting, kung hindi pa ako nagpa-check, hindi ko pa kinausap yung guard, sir, paki-check ulit. Tapos, nawawala. At ang ginawa, pinapapirma ulit ako. Naiintindihan niyo ba? Pinapapirma ulit ako ng form. So, ibig sabihin, wala na silang available. Kasi, baka nauubos na kasi 150 cards lang daw. Card, loyalty card plus yung available sa kanila. In a day. Gets mo? So, may tendency na babalik ka pa. And then, instead na umuwi na ako sa probinsya. Diba? So, doon ako nag-flare up talaga. So, alright. Akala ko okay na. So, kinausap ako ng isang taga-Union Bank kasi may booth ang Union Bank sa office nila doon, sa 7th floor, sa Pag-ibig, sa SM Aura. Ayaw ko anong building yun. Sa SM Aura building, corporate building nila. So, kinausap ako. Parang, pa naman siya? Apologetic naman siya, ate. So, in fairness naman kay ate na pag-empleyado daw siya ng UB o Union Bank na nasa Pag-ibig branch na yan. Sinabi niya sa akin na hindi raw valid ang PhilHealth at TIN. Alright? Take note. Secondary lang daw. At yung ID ko, naintindihan ko na may ID ko kasi hindi natin yung company ID ko kasi nga walang signature at walang employee number. So, given na yun. Okay. Naintindihan ko na. I understand, sabi ko. Pero yung PhilHealth, hindi ko ba talaga matanggap? Kasi sabi ko sa kanila, meron akong PhilHealth card. Alright? Ito. PhilHealth card. Na nakuha ko lang last week sa SSS ko. At ang pre-present ko, same IDs. Pumunta ako sa Hilpoyat, sa Makati, sa SSS branch, para kumuha ng ID. Ano to? Ano man yan? Loyalty card ng SSS. Nakakuha naman ako ng card. Pero ngayon, sabi sa akin, hindi rin valid, secondary ID lang. At sinabi pa sa akin, hindi ko talaga matanggap, hindi ko mas matanggap. Ang pinakamadali daw, nag-advise siya na, yung babae na to, na, kung gusto niyo pa, pinakamadali, ipaprioritize ka, babalik ka na lang po dito, yung barangay ID daw. Barangay ID. Take note. Barangay ID. At may kinausap pa ako sa phone, parang taga-branch, o ewan ko, manager siguro, via, alam ko, messenger, kasi tinatakita ko, messenger. Ewan ko, ganun talaga yung kanila, communication channel nila, which is pretty alarming, di ba, messenger. Facebook messenger. Yun yung nakita ko, ha, yung recollection ko. Pinakausap sa akin na hindi raw valid ID ang PhilHealth. Alright? So, reject. Sayang yung pagpunta in all. Diba? Nagsayang ng oras, 5 hours ako nagkintay, nawala nila yung paper ko, after nagtas yung boses ko, nahanap yung paper ko na form, itong yung pinakita ko kanila. So, umuwi ako, I did my research, kasi alam ko talaga, GOCC, ang nakalagay sa, okay, ano ba yung IDs na acceptable sa, ang daming mga misinformation na binigay sa akin. So, unang-una, ito yung UB. Union Bank, frequently asked questions. Pag-ibig, loyalty card plus, FAQs, frequently asked questions. List of valid IDs, passport, driver's license. So, saan papasok ngayon ang PhilHealth? GOCC.
Nakalagay dito GOCC, Government Office and GOCC IDs. Ano ba ang GOCC? So, pagtingnan natin sa DBM, Development Bank, ano to? Department of Budget and Management pala. Department of Budget and Management. Ito, mataas itong kuwan ng gobyerno. Ang nakalagay dito, mga listahan, List of Government-Owned and Controlled Corporations, GOCC. Philippine Health Insurance Corporation. Alright, yan yun. Philippine Health, PhilHealth. Yan, nandiyan. Sinabi ko sa babae, doon sa, na taga Union Bank, sa Pag-ibig branch sa SMO, sabi ko, GOCC, di ba? Habi, nagmagaling, sabi dito, GOCC, old na daw. Tumawag ako sa hotline, old na daw itong listahan ng kano to. Dalawang beses ako tumawag sa hotline, yung unang tawag ko, sinabi sa akin, misinformation, old list na daw to, hindi na daw to kung updated. Yun yung sinabi sa akin, alright, nung sa hotline ng Union Bank, tumawag ako sa hotline nila. Yung pangalawa, nag-file ng complaint, alright? Kasi, dito pa sinabi sa akin ng Union Bank girl sa Pag-ibig, na same requirements daw. Kapag, sabi ko, wala na bang iba, Union Bank lang po ba yung katay-up ng Pag-ibig pagdating sa Plus, Loyalty Card Plus? Sabi niya, meron po sa EUB, pero same daw. So, tingnan natin, ito yung Union Asia United Bank. Sabi dito, Pag-ibig Loyalty Card Plus, bring the following requirements, valid government IDs. Alright? Nakalagay dito, PhilHealth. Okay, PhilHealth. At ang sabi sa akin kanina, yung pangalawang nakusap ko sa hotline na taga Union Bank, sabi sa akin, secondary ID daw. Ang dami nilang mga palusot. Secondary ID daw ang PhilHealth. At dahil secondary, kailangan ng primary ID. Ano, papunta ba ako ng Japan dito? Or papunta ba ako ng immigration office? Di ba? Ang tindi talaga. Ang daming mga misinformation, miscommunication, incompetence. Pure incompetence. Tapos, yan yung mga valid IDs. Kasi ito hindi ko matanggap kanina sabi ng babae na tagayin yung baksawan sa SMR. Although mabait naman siya, friendly, pero lack of knowledge nga. Kailangan nila ng training. Habi sa akin, para mapadali daw, kailangan ko daw ng barangay ID. Diba? Mas mataas ang barangay ID pagdating sa PhilHealth, yung hierarchy. What the heck? Diba? Sayang yung oras, tapos, hindi mo alam kung anong ID yung papasa mo. Ano ba yung, dapat, pakikwan nga, itong malistahan ba ito? Wala naman nakalagay na primary, secondary. Hindi naman nakalagay dito na secondary ang PhilHealth. Hindi naman nakalagay dito naman sa listahan ng Union Bank. Hindi naman nakalagay na secondary ang GOCC IDs, di ba? Pero, pupunta tayo ngayon. Kasi nakausap ko yung representative ng UB, Union Bank, over the phone. Sabi ko, nakalagay dito mismo, PhilHealth, sa PhilHealth. Alright? PhilHealth Insurance Card is a valid government ID. Gobyerno to. At ang Pag-ibig gobyerno rin. Diba? Please be informed that the PVC type health insurance card being used to PhilHealth members in the formal economy and informal sector on a voluntary basis at a cost of 90 pesos is a duly recognized valid government issued identification card which should be honored in all transactions requiring the verification of a person's identity pursuant to Banco Central ng Pilipinas Memorandum Number M-2012-021. The same ID may be presented in PhilHealth accreditation providers in lieu of the member's data record, together with a proper accomplished claim form during benefit availment. Diba? Naintindihan natin yung purpose ng ID. Okay? Lahat ng klaseng ID, ang passport ngayon, yung isa sa pinaka-target ng mga fraudsters, diba? Ang passport. Okay? Na-fake, nagagaya, na-clone. Diba? Natatampered with. Falsification of public document. Right? Nakalagay dito, hindi man nakasaad sa batas. Memorandum yan ng Banko Sentral. At ang Banko Sentral, siya yung nagre-regulate ng lahat ng mga financial institutions and banks. Kabilang na dyan ang Union Bank na laging nasasakot sa mga leak and unauthorized transactions and all that. Diba? Scandals. Diba? Kala mo naman nakapahigpit, pero nagkakaroon sila ng, ewan ko, kung totoo man yung mga balita niyan. Kasi may mga tao talaga na, may mga customer sila na sila mismo nagsasabi na na-compromise yung data, na-compromise yung, at na, nawalan sila ng mga pera. Diba? Kala mo naman napakahigpit, diba? Kung sinong napakahigpit. Pero ito mismo may batas, may memorandum, ang Banko Sentral. Hindi niya kina-qualify kung anong klaseng ID ang PhilHealth. It's neither primary, neither secondary. It's a valid ID. Yun lang yung sinasabi niya.
Siguro education, training, pati nga yung mga tagapag-ibig, hindi nila alam, di ba? Parang napaka-useless makipag-debate. Pag yung kadibate mo, yung ka-argue mo, walang alam sa mismong government regulations, mismong anong nasa batas, di ba? Ako, inaaral na, pero tinatanggap ako kasi nga, meron akong company ID. Company ID tanggap, di ba? Pero yung PhilHealth, hindi ako tinatanggap. Napaka-incompetent, napaka-walang, ewan ko, nakaka-stress lang talaga. So, ewan ko, ako lang, pero I know that a lot of people, kasi may mga, yung kausap ko over the phone kanina ng lalaki, nung una kong kinausap, nung nasa SMORA ako, sabi niya may nakausap din daw siya, na taga same company namin, na same issue, sabi niya, kilala mo ba itong kanito? Maka ang dami namin empleyado dun. Diba? Ang tanong, alam mo ba yung pinagsasabi mo, you're misinforming people, you're misinforming your customers. Diba? Dapat mag-aral ka. Kung wala kang alam sa batas, wala kang alam sa memorandum. Kasi so kung sa Amerika to, mga regulations, lawsuit na to, di ba? Yung pinapanukala nilang batas dun sa na kailangan tanggapin ang national ID. National ID is a valid ID. Di ba? Hindi naman kailangan kasi meron ng memorandum ngayon ng kan eh. Ang BSP, ano pang silbi ng BSP na nagre-regulate sa mga financial institution, di ba? Na mamumulta doon ng 500,000, di ba? Pag hindi tatanggapin. Na pinapakunukalo sa Senado. Kailangan pa ba ng batas? Siguro kailangan ng batas. Hindi lang ang national ID, kundi pati na rin yung mga ibang ID na government. Dapat i-qualify nila kung saan doon yung pinaka-valid, yung pinaka-mabisa. Ang pinaka-mabisa ata ng, sa tingin nila, ang passport eh. Yung passport ang pinaka-target ng lahat eh. Nawala talaga yung, wala akong passport, na, basta ang dami kong nawala. So, yun lang yung concern ko na it's very concerning na hindi nila alam yung mga ganito mga bagay-bagay at nakakaperwisyo ng mga taxpayers. Hindi lang taxpayers, kundi mga ano to, empleyado rin, I mean, empleyado kumbaga, customers din ng bangko kagaya ng Union Bank. Yun lang.